kanya sa mga dilim. Nung dumating siya sa pasok at sa mansayin ako, sino ang kilalang paulit sa inyo na kinikilala niyo talaga? Di tagad ang kinikilala niyo, Carlo Al-Hasan. Ang kinikilala ang nirespeto paulit sa panok namin ngayon sa inyo, si Hasan Al-Bakun. Kala ko na ang sada ko, bakit kinikilala siya at kinagalang siya? Ang sabi, nang pinagtanong ako ito, Carlo, itagad na sa ilahin. Maraming mga tao ang inaasap ng kanyang kaalaman. Gustong-gusto makuha yung kanyang kaalaman. Wastag na huwa ang dunya. Kaya lang, inilay ko niya ang kanyang sarili sa dunya. Bakit siya mahal ng tao? Kasi may alam siya. At bakit siya mahal ng tao? Hindi niya mahal kung anong meron sa tao. Subhanallah. Maahasan ang alam. Sabi mong araw, napakainang naman niya, napakahusay na meron sa kanya. At ano ito kung bakit nakakabang sa mga presenta? Ito yung aklan, pagpupunta ka, pag makikita ka ng mga ulama, sila siya kung kayo niyo, sila siya kung bad, sila siya kung you, sila siya yung number of dinan ng bad, sila siya kung what you think. Ito yung mga tao, nalapitan sila ng mga king, para bigyan ng salapit. Yung salapit, pinapagalit niya. Siya sa mga diin, mga ulama na ito, binibigyan. At kabilang sa mga ulama na binibigyan sa mga tajiin, alam mo, pag may kumarating sa kanilang punong mula sa tao, ano sinasabi nila? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para sila, karakter ng mga tao, ay hindi bakit? Para na, pagsubok na naman sa tao. Well, ito mga ulama na mga kaya naman, na-maintain yung pagmamahal ng tao sa kalaman nila. Ano ba? Kasi wala silang pagpapahalaga sa Diyos. Bibigyan mo nila, ayaw ko niya. Kaya naman, in-address natin ito sa panahon natin ngayon. Ayakon na 57 hadith yung sifat al-lokong marbalaga. Ang pinakamainag na magtataglay na kayo katangian ang paglayo sa kamusuhan ay ang mga kapaman, ang mga Jewish, ang mga leaders. Bakit nalulubog tayo sa Pilipinas ngayon? Ano problema? Kasi ang mga leaders natin, at ang mga scholars natin, ang mga politiko natin, ang inaasap tayo para ng tao. Ano nawawala ng respeto ng tao? Tingnan mo yun, wala na tayong respeto sa pulis, wala na tayong respeto sa mga hukom, wala na tayong respeto sa mga babae. Ano kung bakit? Kasi ang tingin natin sa kanila pera. Inayon naman yung Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ulama natin, ang mga duat natin sa ganito. Na kung saan ang tingin natin, ayun naman si Ustad Pera. Hindi bakit? Hindi ko pwede kumuha ng pera, puro pera na lang. Para makikita mo sa dawa, wala ng pera. Para pag magkula ng pera, wala ng dawa sa'yo, kasi bakit wala ng zikir. Hindi ka makakapag-inigin kung wala ng pera. So mga kapatid ko pa naman pala tayo siya, kung meron sa una, sa paglayo sa kapuntuhan, at meron sa tao, meron pera sa tao, mga ulama, mga leaders, hindi ang natin na sa paskin. Kung ikaw hindi na rin nilalagay ng tao, kung gusto mong mahalin ka ng tao, huwag mong mahalin ng pera. Kasi bakit? Pag hindi mong mahal ang pera, hindi ka malalapit na ng criminal. Huwag tayo na, hindi makukuha sa lagay. Huwag tayo na, hindi makukuha sa lagay. Saan tayo dadalhin? Matuwing. Matuwing ang meron sa atin, mga kapatid sa pamantalan. So kaya tayo kasagulo, kaya tayo kasagulo sa lipunan natin ngayon, kasi dahil ang nasa isip ng tao, pera na. Kaya tayo nilalayo, kaya tayo kakagulo sa lipunan natin dahil dito sa isyo na tumakawa. Sa so, unang-una, paano tayo mahal ni Allah? Pangalawa, paano tayo mahal ni Allah ng tao? So ito, pinapractice natin sa sarili natin, kung iaangat ni Allah at inalagay tayo bilang isang kilalang leader, ang ipapractice natin, huwag natin asamin ng mundo. Kasi napakalayo ang pagmamahal ng tao sa atin. So, mga kapatid sa pananampalataya Islam, laqad ja'ana dunya bi amwalil halal famsikuha taqarruban lillahi ta'ala. Ang mga dumating sa atin, na biyaya mula kay Allah, bubuhin natin sa napakaganda. Ang sabi ng isang ulama, ng isang alim, kala Jundub bin Abdillah, hubbud dunya ra'su kullu khathiyah. Ang pagmamahal ng mundo, ito yung inanang lahat ng kamalian dito sa
man ahabba dunya wa tarakahu kharaja hubba al-akhirah min qalbi. Kung sino yung minahal niya ang mundo, lalabas sa puso niya ang pagmamahal sa akhirah. Mamahalin mong mundo, tatanggalin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo sa puso mo ang pagmamahal sa akhirah. Bilang pamuli, sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith, man kana fi dunya hammuhu farraqallahu alaihi amrah. Kung sino ang mamahal niya, ang iniisip lang niya araw-araw ang dunya, farraqallahu amrah. Gagawin ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi kumpul sa kanyang pagkatao. Farraq amrah, parang hindi ka kumpul. Waja'ala faqahu baina ainayhi. Ipapakita niya Allah subhanahu wa ta'ala sa pagmumukha niya, sa harapan niya ang kahirapan niya. Mga brothers, nakakita na ba kayo ng napakayaman at kala kung mahirap pa rin? Napakarami ng kayamanan, pero kung makahanap ng balapay, akala kung nanihirap. Binigyan na niya Allah subhanahu wa ta'ala ng lahat ng dito sa mundo. Pero pupunin niya yung kayamanan ng mahihirap, akala kung wala siyang pera. Kasi bakit? Masyado niyo minahalap ko. Walang yasihi minad dunya illa ma kutiba lahu. At walang tayo din sa isa kanya na dunya. Malimang buhay na tinagbari ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man kana lil akhirah niyatan jama'a Allah akram. Kung sino ang kanyang intention ay akhirah, magiging buo ang personality. Buong-buo ang pagkataon ko ang hangarin mo lagi ang akhirah sa da'wa mo, sa pagninegosyo mo, sa panunungkulan mo, ang nasa isip mo ng akhirah, napakabuo ng personality mo. Kasi wala kang hinahanap mo. Kung mawawala sa'yo, okay na. Bakit? Kasi akhirah ang hinahanap mo. Waj'ala innahu fi qalbihi at bibigyan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala sa puso mo ng contentment ya Allah. Kung ang akhirat ang nalagi mo sa isip mo, ang ibig babalik ka sa mga tao sa puso mo, contento ka kung anong meron sa'yo. Wa atadhu dunya wa hiya raqiman. At dadating sa kanya, bubuksan ni Allah sa kanya ang mundo ng napakasaya. Okay na sa kanya kung anong meron sa kanya. So mga kapatid sa balbalan namin, ang pagsala din sa dakilang araw ito ay kung paano tayo mahalin ni Allah at paano maging malaki ang tao sa atin. Inulit ko, aalhin pa ang pagmamahal ni Allah. Mahal ka nga ni Allah. Lahat ng tao lumayo sa iyo. Sa palagay mo lang, mahal ka ni Allah. Pero lahat ng tao lumayo sa iyo kasi bakit bastos ka? Kasi bakit masama ko tayo? So mas maganda, mahalin tayo ni Allah at yun ang hindi ka lahat. At ang bunga niya ang mamahalin tayo ng mga tao dahil matuwid tayo at dahil napakaganda ng ating ginagawa. So sinasabi natin ito sa mga malita ng ating layunin na mapagpaghati ng dakilang aral na inaral sa atin ng Islam, sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allahu wa malaikatahu